Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have movement into balance. Ayan po. So may mga bagay dito, fire sign sa life mo na pwedeng binabago mo na siya ngayon kasi alam mo na hindi yun makakabuti sa'yo. From your appearance to your mindset, pwedeng sa ugali mo. So may binabago ka dito kasi alam mo na mas makakatulong yun sa'yo to gain confidence, to be a better person. So, ayan po yung mga ginagawa mo ngayon. Meron ka ng mga nile-let go from the past or yung mga nile-let go mo na mga habits na hindi na talaga mga bad habits. Ayan. So, tignan natin. Okay, yung iba sa inyo, pwedeng ito, medyo madami na kayong niluha. So, pwedeng medyo emotional yung iba sa inyo. And you're ready to start something. We have number one, so pwedeng ano yan eh, pagsisimula ulit. Kaya nga, diba, sabi ko, meron kayong inaalis sa life ninyo, meron kayong binabago. And yung mga binabago nyo naman na to, hindi naman just to please someone, kung hindi, mas more on para sa inyo yun eh, yung pagbabago na ginagawa ninyo ngayon. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? Mensahe pa po natin, Spirit Guide, for fire signs. We have teaching, okay. So, ayun, pwedeng meron kang, yung iba sa inyo, pwedeng teacher ba kayo, professor, ano ba ito? So, meron din po kayo ditong tinuturuan ng leksyon ngayon, fire signs, or maybe ikaw to, medyo china-challenge ka ni universe. So, si universe yung may tinuturo sa yung lesson dito. Pwede rin po na ang dami-dami mo na ding talagang pinagdaanan sa buhay. Tignan mo, diba, yung ugat niya. Ayan o, diba? Ang dami-dami na niyang ugat. And also, ayan po, pwedeng iba sa inyo ano nyo ngayon, waiting season ninyo ngayon, fire signs, or parang alam mo yung unti-unting nalalagas. Tignan mo kasi yung puno natin dito, hindi ba? Matatag pa rin siya kahit wala na siyang mga dahon. So parang ikaw yan, pwede na ang matatag ka na fire signs na tipong kahit yung mga tao sa paligid mo, ayan, unti-unting nawawala, unti-unti silang, yun na, unti-unti mong nakikilala yung mga tao sa paligid mo. Parang, hindi naman sa wala kang pakialaman na nawala sila sa life mo, umalis sila sa life mo, pero hindi mo na yun masyadong dinidibdib sa ngayon. We have number 14. Tignan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. So, nagiging matatag ka dito. Siguro nga yung mga nangyayari talaga sa'yo at saka yung mga pagbabago na gusto mong gawin sa life mo is para mas tumatag ka talaga. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin kay fire signs. We have perception. Okay, so yung mga actions, yung mga fire signs, yung mga reactions mo sa mga nangyayari sa life mo ngayon is talaga namang balance siya. Ayan o, we have yin-yang. So, hindi ka basta-basta nagpapadala sa emotion mo ngayon. Siguro yun din yung binabago mo ngayon sa sarili mo. Parang nilalawakan mo yung iyong kaisipan, nilalawakan mo yung mga nakikita mo, di ba? Hindi ka masyadong nagpo-focus lang talaga sa isang bagay. You know na kapag merong nag-close na door, meron pang bubukas. Minsan, di ba, naririnig mo lang yan eh. Fire signs, yung sinasabi na yan na pag may nagsarang pinto, may magbubukas na bintana, etc., etc. Pero ngayon kasi parang na-apply mo na talaga siya sa sarili mo. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo ngayon. Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin kay fire signs ngayon? Ano pa po ang mensahe natin, Spirit Guide, for fire signs? We have daughter. Okay, so marami din sa inyo, pwede na you become a better person nung naging magulang na kayo, fire signs, or pwedeng talagang inaayos mo yung buhay mo, yung pananalita mo, yung pag-uugali mo, the way yung mindset mo nga talaga. Kasi po, pwedeng meron kayong mga these days, no, or nitong mga nakakarang araw, meron kayong mga masasakit na salita na nasasabi, na hindi pala dapat marinig, hindi pala dapat maramdaman ng anak ninyo. So, ayan, kaya nagbabago na talaga yung iba sa inyo para ba maging role model kayo ng inyong mga anak. So, pwede rin naman na kayo to. Ayan, pwedeng kayo yung nagbabalansi sa bahay ninyo.
fire signs. So we have daughter, the answer to your question involves your daughter. Pero for some of you, pwedeng kayo yung anak. Kasi yung iba naman sa inyo, di ba? Pwedeng son din naman, ayan, di lang naman daughter. Pero ayan po, so kayo yung nagbabalansi sa buhay ninyo, sa life ninyo, sa family. So parang kayo yung nagiging mediator dito. Meron din ditong mga bagay na sabihin natin, hindi siya nasisira, hindi siya nagpa-fall apart because of you. So parang ikaw yung sentro. Diba? Ikaw yung pamagitan. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide. We have business ventures. Okay, so meron kayo bang pinag-aaralan pagdating sa business? Iba po sa inyo, pwedeng dito talaga kayo nalilinya ngayon. Fire signs. Sabi nga dito, trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Or even sa inyong pagtatrabaho. Ayan po. Either ano to, business or career ninyo. Or business or work. Kasi diba we have business idea or career opportunity. Meron ba ditong aalis ng bansa para sa ibang bansa magturo? Ayan po, so pwedeng yun yung pinag-iisipan ninyo, fire signs. Tignan natin. Or pwedeng nagmamasteral or doctoral yung iba sa inyo. Tignan natin. We have be yourself. Ayan po. Sabi dito, this situation calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. So magpakatotoo ka lang daw, fire signs, yan yung sinasabi sa uni universe. Kasi mas madami talagang makaka-appreciate sa'yo pag nagpakatotoo ka. Kaya lang kasi, syempre, hindi naman lahat, no? Pero, mas lamang pa rin yung ma-appreciate ka kaysa dun sa hindi. Tignan natin ano ba yung love message para sa'yo ngayong araw na ito. Okay, we have... Sabi nga dito, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So kaya din pinapahalagahan mo yung oras mo ngayon. Fire signs, and also, 'di ba, gusto mo na maalala ka ng tao, hindi dahil sa ganito ka o hindi dahil sa mga bad attitudes mo, kundi dun sa mga mabuting nagawa mo ba. Ayan, ano ba yung impact or magiging impact mo sa kanila? So yung iba sa inyo, pwede po na nagluluha yung mata ninyo. Fire sign, so patingin nyo na po yan, baka merong problema or iba sa inyo kung may sore eyes ba ngayong araw na ito. So tignan pa po natin, or nahilam ba, alam nyo yung nahilam yung ng ano ba yung nakahilam, sabon o kaya naman ng shampoo. Ayan, so ingat-ingat po kayo sa inyong mga mata kasi sensitive yan. Tignan natin ano yung love message para sa'yo, spirit guide. Ano po yung love message natin for fire signs? We have I love you. Ayan. So kung sino man itong taong nagmamahal sa'yo, ayan po, mahal ka talaga ng taong to. Or kung sino man itong naiisip mo, fire signs, habang pinapanood mo yung video natin na to, yung taong yun, mahal ka talaga. Even kung sino man yan, yung iba sa inyo, kung wala man kayong love life, pwedeng anak nyo yan, pwede po na family nyo, ayan, or person nyo talaga, mahal talaga kayo ng tao na yan. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, we have seduction. Ayan. So, merong mga bagay dito na makukuha mo talaga. Or mabilis mo bang makuha, fire signs. The way na magsalita ka. The way you move, actually. Meron ka dito makukuha. Tapos yung iba din naman po sa inyo, ayan, sobrang merong tao dito na attracted sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, kapag meron kayong hiniling ngayong araw na to, makukuha nyo yan. And yung iba naman sa inyo, no, kung yung person mo na to, ayan, umiiwas siya sa temptation ngayon. Tignan pa po natin, ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for fire signs? We have the cross. So, ito. Yung iba po sa inyo, yung faith ninyo kay God, kay universe, mas tumatatag siya. Okay, mas nagiging maliwanag. Lalo na ngayon yung iba sa inyo, meron kayong pinagdaraanan. So maybe ngayon, fire signs, is kayo yung tipo ng tao na hindi kayo paladasal, pero this time talagang lalapit kayo. Iiyak ninyo lahat yung nararamdaman na, yung bigat ba na nararamdaman ninyo. Iiyak nyo yung lahat, idadasal nyo yan, ililift nyo yan kay universe, kay God ngayong araw na ito. So huwag kayong mahiya. Okay, kung nabibigatan na talaga kayo, ibigay nyo yan lahat kay God, kay universe.
Hindi yan masama. Kaya din siguro yung iba sa inyo nagluluha yung mata ninyo. Ayun, siguro nga baka meron talaga kayong nararamdaman, you know, sobrang heavy ng feelings ninyo, hindi nyo malabas. So ayan lang po, fire signs, maraming salamat po and see you again on my next video. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!